Mabuhay! Ako si Emir at tayo'y muling magbalik-tanaw sa nakaraan. Parte ang video na ito ng mahabang BTINserye tungkol sa law firm? Nakalusot sa korapsyon? Question mark yung dulo ha. Para mapanood ang buong video, pindutin ang link sa description o sa end screen. Ayan ulit yung disclaimer sa taas ha. Babala. Tinganinging. Kasama sa serbisyong legal ng law firm ang pagtatag at pagbili. Gotta catch them all, Pokemon. Baliktanaw tayo. Merger, nilamon. Acquisition, binili. Pagbili ng mga samahan at o organisasyong pang-negosyo. Kasama sa serbisyong ito, naglilingkod ang mga kasapi ng law firm bilang incorporator. Sila yung lalabas sa artikulo ng incorporation, Articles of Incorporation, na nagtatatag ng korporasyon. Sila ang incorporator o nagsisilbi silang may-ari ng sosyo, stockholder. Para mas tama, may hawak. Hindi lang pagharap sa korte ang legal na serbisyo, pati negosyo. Yan, hindi ko na babalik tanawin. Wala nga akong kopya niyan eh. Co-author, pero hindi binigyan ng kopya. Nga. Paano ko na lang gagawa ng video yan? Bilang bahagi ng kanilang serbisyo, binigay ng mga kasapi ng law firm, pansinin, kasapi, members, hindi yung firm mismo. Babalikan natin yan mamaya. Abangan! Binigay ng mga kasapi ng firm sa kanilang kliyente ang mga kasulatang nagsisilbing katibayan ng mga stock na pag-aari ng kanilang kliyente. Halimbawa, mga sertipiko ng sosyo, Certificate of Stock, na naka-endorse ng blanco. Naka-endorse, ibig sabihin, nililipat ang pagmamay-ari. Pero kung kanino nilipat, hindi nakasulat sa sertipiko. Blanco. Ibig sabihin, kahit kanino, basta siya ang may hawak nito. Bearer. Hindi ring bearer ha. Siyempre, dapat yung nag-endorse o nag-deliver o nagpa-deliver. Hindi nagpa-grab o nagpa-lala-move. Trademark yon. Parang, pabili ng Colgate yung Happy o pabili ng Coke yung Sarsi o subjudice na yan eh. Siyempre, dapat yung nag-endorse at nag-deliver o nagpa-deliver sa'yo noon, siya ang nakalagay na may-ari doon sa sertipiko. Pero, kung siya ngayon, basta i-deliver sa'yo ang sertipiko na blanco, hindi nakalagay kung kanino nililipat, sa'yo na ang stock na nakalagay doon. Linawin ko, tali kayo pareho doon, pero kayo pa lang. Pinapayagan yan ng binagong kodigo ng mga korporasyon, Batas Republika bilang 11232. Ang tawag dyan, bearer shares. Yung sosyo na nakalagay sa papel. Yung bearer shares.
hindi yung papel mismo. Para kilalanin ng lahat ang paglipat sa'yo, dalhin mo yung sertipiko sa korporasyon para ilista sa stock and transfer book nito. Ganyan din ang epekto ng blankong deed of trust or assignment. Ipagkakatiwala o ililipat ang stock o sosyo sa may hawak nito. Bakit ba blanko? Bakit hindi na lang ilagay ang pangalan? Spoilers, iyan ang naging dahilan ng kasong ito. You get to have your cake and eat it too. Di umano. Siyempre, habang nakikipagtransaksyon sa kanilang mga kliyente, nalalaman ng mga kasapi ng law firm. Paano ko isasali niyan sa wikang sariling atin, no? Law firm. Nalalaman nila ang impormasyon tungkol sa mga ari-arian, pati personal na buhay at negosyo ng kanilang mga kliyente. Bilang mga kasapi ng Akralo, inamin ng mga abogadong nasa screen ang pangalan. At inamin din ni Attorney Rocco na tumulong sila sa pagtatag at pagbili ng mga korporasyong dawit sa kaso na sinampa ng PCGG. Alinsunod sa nakasanayan sa kanilang opisina, nagsilbing mga nominee stockholder ng naturang mga kumpanya ang mga abogado ng Akralo. Nominee stockholder, o para mas maikli, nominee. Ibig sabihin, kinakatawan nila ang iba. Hindi tunay na may-ari ang nominee. Tagahawak lang. Meron namang lehitimong dahilan para magkaroon ng nominee shareholder. Halimbawa, sa lumang bagong kodigo ng mga korporasyon, Batas Republika bilang 68, kailangan ng 5 natural person para makabuo ng korporasyon. Kailangan ng 5 incorporator. Natural person. Ibig sabihin, human. Flesh and blood. Laman at dugo. Hindi korporasyon. Hindi samahan. Partnership o association. Ang incorporator dapat may sosyo o stock sa tinatatag niyang korporasyon. Kung gusto mo magtatag ng korporasyon noon, hindi dapat kung sino-sino lang ang incorporator. Dapat pinagkakatiwalaan mo. Bakit? Kasi kakibat ng sosyo, ng stock, ang kontrol sa korporasyon. Sabihin natin, sitwasyon. 20% lang ng sosyo sa'yo. 1 out of 5. 80% sa kanila. 4 of 5. Paano kung kalabanin kanila? Kaya ipagkakatiwala mo sa abogado mo ang pagiging incorporator. Dahil may fiduciary duty ang abogado mo sa'yo tungkuling maging tapat. Pag nilabag nila yon, pwede sila ipadisbar. Tanggalan ng lisensya, mag-aboga siya. Sa ilalim naman ng batas ngayon, binagong kodigo ng mga korporasyon, Batas Republika bilang 11232, pwedeng mag-isa ka na lang na magtatag. Hindi na kailangan ng abogado. Hindi na kailangan magtiwala. Never trust anyone. Isa pang dahilan para sa nominees. Halimbawa, ang mga stockholder ng isang korporasyon ay mga korporasyon din. Corporationception. We have to go deeper. Pwede bang maging parte
ng lupon ng mga direktor ang korporasyon? Wala pa akong nakikitang ganun. Muli, dapat human, dugo at laman. Kaso, kailangan ng direktor may-ari rin ng isang stock sa korporasyon. Mga stockholder ang boboto sa mga direktor. Kung korporasyon ang stockholder, magbibigay ito ng stock sa pinagkakatiwalaan itong maging direktor ng korporasyong may sosyo ito. Nominee yung direktor. Hindi siya ang tunay na may-ari ng stock. Hawak lang niya yon para pwede siyang ihalal na direktor. May isa pang dahilan para sa nominee stockholder. Kung binebenta sa palitan o sa stock exchange ang mga sosyo, may nagsasabi ba niyan? Palitan? Sa palitan, dapat mabilis ang bentahan at bilihan ng stock. Eh kung naka-stock certificate, kailangan pa ng endorsement, pirma, kailangan i-deliver, tapos dadalhin pa sa korporasyon para maitala sa stock and transfer book. Kaya sa palitan, pwedeng scriptless, walang sertipiko. Ang nakarehistro may-ari niyan, nominee. Halimbawa, PCD Nominee Corporation. Ano naman ang hindi lehitimong dahilan ng paggamit ng nominee shareholder? Halimbawa, ayon sa memorandum circular, tuntunin mula sa Securities and Exchange Commission. Komisyon sa mga panagot at palitan? May nagsasabi ba nun? SEC na lang ha. Ayon sa SEC, pwedeng itago ang pagkakakilanlan ng totoong may-ari ng korporasyon. Totoong stockholder. Dahil dyan, tumataas ang panganib na gamitin ang mga korporasyon para sa mga gawaing labag sa batas. Halimbawa niyan, ang pagtatayo ng mga korporasyong dummy. Patong-patong sila o layered. Halimbawa, Z Corporation, ang may-ari, ang stockholders, X Incorporated at Y Corporation. Yung X Incorporated, ang stockholders, sila Miss U, Miss V at Mr. W. Yung Y Corporation naman, ang stockholder, sila Mr. W, Miss V at Miss U. Oo, sila din, binaliktad ko lang. Interlocking, pare-pareho ang stockholder ng mga stockholder. Stockholderception, kumbaga. Tapos lahat ng korporasyong yun, iba-iba man ang nominee, iisa lang ang beneficial, ang totoong may-ari. Bakit naman ganyan? Para hindi halata, hindi captain obvious, kung sino ang may-ari. Para lituhin o iligaw ang mga nagsisiyasat tungkol sa nakaw na yaman. Dahil dyan, bawal na ang bearer shares ayon sa tuntunin ng SEC. Bawal na ang pagbenta o paglipat ng blanco. Kahit pwede pa sa batas yan. RA 11232. Dapat ibunyag, iulat ng mga nominee sa loob ng takdang oras kung sino ang kanilang principal. Nako, foreshadowing ba yan? Balik tayo sa kaso. Tum!
I-like at i-share ang video na ito sa social media. Mag-subscribe at pindutin ang batingaw o bell. Magkomento sa YT o Odysee page ng video na ito. Panoorin ang iba pang mga video ng Emir's BTIN. Baliktanaw / in hindsight. Suportahan ang channel sa Patreon, sa PayPal, o magbigay ng crypto. Salamat sa kapatid kong si G-GArts para sa aking avatar. Tignan at suportahan ang kanyang mga gawa sa mga link sa description. Samahan ako sa Odysee. Nasa description din ang invite link. Salamat. Hanggang sa muli. At ingat.